Hello everyone, welcome to KGDS Life Talks. Are you excited for today's episode? Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga latest episode. Thank you so much, and hope you will enjoy this episode for today. Have a nice day! Hello everyone! Welcome to KGDS Life Talks. Welcome to our another episode. Last time, pinag-usapan natin ay tungkol sa buhay mag-asawa. Ngayon naman ay sa buhay single. Kamusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Being single is fine. Kasi pwede naman tayo maging masaya kahit single tayo. Sabi nga nila, maganda yung single. Hindi ka mabubroken hearted. Pero mali ka. Hindi nyo ba alam? Kapag single ka, may opportunity ka pa rin na mabroken hearted. Sa anong paraan? Marami. Number one, kapag single tayo, syempre yung mga lagi natin makakasama ay ating mga kaibigan. Kung hindi ka naman pala kaibigan, ay ating mga pinsan or kamag-anak. But still, we do have a big chance na ma-broken hearted. Alam to ng lahat. Lalo na yung mga kaibigan nating traidor, Marites, sa Bisaya pa, Hitachi. Alam niyo yung Hitachi sa Bisaya? Labtanon, Tabian, Chismosa. So, mabubroken hearted tayo because we trust them. We share our life, our darkest secrets, at pinagkalat nila. So, nagiging sausawan ka ng bayan. Ikaw yung nagiging issue sa opisina. At ikaw nagiging issue ng iyong kapitbahay at ng iyong buong angkan. And it's not easy. That's why na broken hearted pa rin tayo kahit single tayo. Searching for true love is not easy. Same as searching for a true friend is not easy too. Lalo na yung mga taong mabait lang sa atin, kunwari kumakampi sa atin, binibigyan tayo ng pabor dahil meron silang mahihita. May kapalit. Subukan nyo. Parang cellphone lang yan dati. Yung hindi pa uso yung Android. Yung hindi pa uso yung Facebook. Yung text-text and call lang. Subukan mo wala kang load ng isang linggo. Tingnan mo ba kung may magte-text pa sa'yo. Uso kaya dati yung mga GC-GC, yung mga, ano yung mga grupo-grupo sa textmates. Tapos send to many. O, di ba? Pag may load ka, maingay ang phone mo. Pero subukan mo walang load ang 1 week. Pero may nagte-text pa rin. Alam mo naman. Alam mo, ang tunay mong kaibigan ay mga networks. Kahit wala kang load, nagte-text ang Sun, Globe, at Smart. O, di ba?
Kinalimutan ka ng lahat, pero ang smart, hindi. Yung kung gigising ka sa umaga tapos, uy, may message, saka alam mo kung sino, you're so excited din pala. Patalastasan pala ng TM. Or minsan, reminder lang ng globe. Or minsan, kahit hindi nag-text ang mga networks, may nag-text pa rin sa atin. Pagising mo, may message. Pero takot kang buksan. Diyos ko, yung inutangan mo pala, sinisingil ka na. Kasi hindi ka nagbayad, tapos nag-post ka sa Facebook, bumili ka ng mga mamahaling bag. But in a serious note, it's true, searching for a true friend is not easy. Kaya kung kayo ay may kaibigan ngayon na napatunayan nyo na na through thick and thin ay nandyan para sa'yo, ay huwag nyo na yung bitawan. Kung ikaw ay may kaibigan na kahit walang wala ka, ay hindi ka kinalimutan at tinulungan ka, huwag na huwag mong kalimutan yan. Pero minsan ha, huwag naman tayong umabuso sa mga kaibigan nating matulungin. Yung konting problema natin, inaasa natin sa kanila. Sometimes it's nice din naman na ikaw na suklian mo rin yung mga pagtulong nila. Wala man silang hinihinging kapalit, at least paramdaman din nilang pinavalue mo sila. Hindi yung wag-wag naman yung puro receive. Gaya na sabi nila, it's better to give than to receive. Kasi may iba kasi na gusto, sige lang sila receive. Huwag ganon. Huwag masyadong kapala natin mga mukha, ha? So ikaw, sa buhay mo ngayon, may kaibigan ka ba? Yung tunay talagang kaibigan? Alam nyo kung feeling nyo minsan sa buhay nag-iisa kayo. Always remember this. You're not alone in life. God is always there. Ako dati, ganyan din ako eh. And then I realized na nung nag-pandemya, tanging ang Diyos lang ang kakampi ko. And God gave me so much blessings. And God gave me some instruments na naramdaman ko ang kanyang pagmamahal despite from pandemic. Ikaw, kumusta naman ang relasyon mo sa iyong Panginoon or sa Panginoon? When was the last time kinausap mo siya? When was the last time na nagtiwala ka sa kanya? Nagtiwala ka nga ba? O baka nagsimba lang tayo para papansin sa mga alam mo na, di ba? O baka nagsisimba lang tayo dahil cute yung pare. So, always remember, walang problemang binigay ang Panginoon na hindi natin kakayanin. Lahat kaya natin yan. Never siya nagbigay ng problema ang hindi natin kaya. Kaya kailangan lang, mas palakasin mo iyong pananampalataya. Sa totoo lang, marami akong mga customers, mga clients sa Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon na YouTube channel at saka sa ating Facebook page. And I'm so happy na na-met ko sila. Hindi dahil nagbayad sila ha. It's not about the money, it's about souls. Mga kaluluwang ligaw. Para silang mga, they're looking for an answer.
They're looking for a solution. And yet, natagpuan nila yun sa akin. So, I am so grateful. Kasi they decided to go back to God in a different way. Kasi madaling isipin na, ay, magdasal ako mamaya. Madaling sabihin, ay, naku, magsimba ako mamaya this coming Sunday. It's not about that. Yung pagsisimba mo bawat linggo na wala namang katuturan, parang gusto mo lang i-display ang iyong mga bagong damit na binili kahit may mga utang ka pang hindi nabayaran. Yung isang taon mong pagsisimba na pang-display lang pala ay matatalo yan ng isang araw lang. Isang araw na kinausap mo ang Diyos ng puso sa puso. Grabe. Especially yung mga customers ko talaga na grabe, everyday sila. Kasi nagbibigay ako ng mga libreng ritual tutorial. Especially for self-cleansing. So self-cleansing is all about tinitibag mo or tinatanggal mo yung mga kamalasan na kumakapit sa'yo. Especially if you're a person na alam mong hardworking ka, na masipag ka, na madiskarte ka, pero bakit hindi ka pa rin umaasenso? May mga pangarap ka na hindi mo alam bakit hindi talaga matuloy-tuloy? Or may mga sitwasyon ka sa buhay na hindi mo na maintindihan? Na minsan parang gusto mo na lang mag-goodbye Philippines. Diba? Goodbye world. Parang gusto mo na mag-goodbye sa mundo. So, pag ganyan ang mga sitwasyon mo, baka nga ikaw ay may sumpa ng kamalasan. Hindi to sales talk ha. Siyempre, masasali talaga sa usapan yan kasi yan naman talaga ang totoo. You cannot hide the fact na minsan talaga kine-question natin yung Panginoon. Na bakit ba? Bakit ba ganito yung buhay? Bakit ba kayod ng kayod? Ginawa mo naman lahat. Tapos kasali pa yung mga kaibigan mong traitor, di ba? Mabango ka lang sa kanila pag may pera ka, di ba? So, yun. The people around us, sometimes nagdagdag sila ng problema sa atin. Kaya minsan naka-question natin ang Panginoon, ano ba? Pagod na ako, ang tagal na ng panahon, ang haba na ng panahon, lagi na lang may problema. So if ever that's your situation, all I can say is pray to God. If naniniwala ka sa mga pampaswerte or mga spiritual matters or suki ka sa mga manggagamot, hopefully legit lang yung mga manggagamot na nilalapitan nyo, then walang problema. You can be loyal to them. Especially kung may malaki na itulong yung manggagamot sa'yo, be loyal to them. But if you're in a kind of person na hindi ka pa nakakita ng taong tutulong talaga sa'yo spiritually, well, I am inviting you to join in a Marimaki ritual. Our ritual tutorial are free. Walang bayad yan. But of course, you have to buy the oil. Kasi meron siyang tinatawag natin. Hindi ka pwede mag-ritual dyan na ano lang, no? Nakaupo ka dyan habang naglalaba. So, may mga sangkap tayo or kagamitan na kailangan. So, one of that is the Marimaki oil. So, if ever you think na parang panahon na siguro na baguhin ko ang buhay ko. No, parang panahon na siguro na parang ako na naman. Gusto kong sumaya. Kung naisip mo na parang panahon na parang my God, enough is enough. Then, I guess this is a perfect time. Kung nakikinig ka ngayon at pagod na pagod ka na, asa tingin mo parang nag-aaksaya ka lang ng pera sa mga mahabang panang bili ng gadgets, padala na padala sa pamilya, bili na bili ka ng mga walang kwentang bagay, yung rice cooker mo naging 10 na. Eh bakit hindi ka mag-invest? Hindi naman milyones ang presyo natin, but kasi ibig ko sabihin is, why not invest in your spiritual? Diba? Is yung spiritual needs mo.
Kasi minsan kasi, parang ang bilis-bilis nating gumastos sa mga bagay na kung isipin mo is mga wants lang. Plus, kung sa tingin mo na sa food, shelter, and clothing ay medyo okay ka na, medyo nakakaikot-ikot naman, baka nga panahon na para kung gumawa ka ng self-cleansing ritual. It's a ritual na para linisin ang iyong sarili, spiritual. It's a direct talking to God. It's a direct ritual to God. At hindi to culto or grupo ha. At hindi rin kami nag-promote ng religion. This Marimaki ritual is open for everyone. Either you're a Muslim, Iglesia ni Cristo, Dating Daan, Katoliko, Seventh-day Adventist, Protestant, at kung ano pa ang iyong relihiyon, welcome ka dito. To know more about our products and services, bisitahin nyo lang ang aming Facebook page na Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon or KGDS. Or mag-comment sa comment section dito sa aming YouTube channel na Kapalaran Gabay Dasal at Solusyon. Or you can search in Spotify for our podcast sa KGDS Life Talks. Okay, pero kahit meron kaming podcast, ina-upload ko pa rin ang aming itong mga episodes na to sa YouTube at ina-upload din sa Facebook. Sana nga lang hindi tayo makapiright sa ating background music kasi this is one of my favorite music. So guys, thank you so much for joining me in this episode. And I hope na kung ikaw may pinagdadaanan ngayon, kaya mo yan. If may gusto mo ng kausap, just comment below or message us in Facebook. Okay? Thank you so much everyone. It's time for me to go. Salamat sa pagsama sa akin sa episode na ito. Hangad ko ang iyong kaligayahan. Sana'y nasa mabuting kalagayan ikaw at ng pamilya mo. At huwag kalimutang magdasal araw-araw. At pasalamatan ng Panginoon sa buhay na binigay niya. Okay? Sige. Paalam. Hanggang sa muli.